Hey loves, welcome back to another vlog. So it's me again, Josie. So for today's video, samahan niyo ako mag-pack ng mga gamit namin na gagamitin namin for our next travel next week. So I'm so excited na magdigpit actually ng mga OOTDs ko. And of course, yung mga essentials na need, requirements, etc., etc. Okay, so before tayo mag-start, please don't forget to subscribe to my channel. And please click the notification bell as well para ma-notify ka every time na may bago tayong mga video just like this one. Okay, so I'm so excited kaya let's begin. Trip ni Molly and next week na yon. So ginrab ko na tong opportunity na to na habang nagpapak ako ng mga gamit, vinideo ko na rin siya para may ma-share ako sa inyo kung ano yung mga requirements na need natin bago tayo mag-travel sa isang lugar. So itong nabili namin na luggage is from American Tourister. So I bought this last September 9, so during the Lazada Mega Sale, 99 Mega Sale. So I bought this for only 6,900 plus something. Okay, so I'm not sure kung meron pang available na ganitong design or ganitong color and the same amount. I think parang mas medyo tumaas lang siya ng konti. Pero you can check naman kung meron pa sila. This color is sobrang cute. It's a burnt orange. Ayan, so burnt orange yung color na pinili ko kasi sobrang parang girly color lang siya. And ayun, sobrang cute lang niya in person. Then, ayun, so, meron akong two types ng pagpapack ng gamit. Okay, so, first is, gagamit ako ng packing cubes, which is usually na ginagamit ko talaga para it's easy for me na mag-pack ng gamit. And, mas madali siyang ayusin kasi kapag may mga cube ako, may mga naka-packing cubes ako, so, separate na yung gamit ko and gamit ni Molly. And, second naman is yung i-roll ko lang siya and diretso na siya dito sa luggage. Okay, so this time, yun nga, na-mention ko, hindi ako gagamit ng yung Samsonite luggage namin kasi hindi lang kami ni Molly mag-travel next week. So, meron kaming kasama next week. Yung family niya kasama namin. So, ayun. So, sila yung gagamit ng luggage namin ngayon. And, yeah. So, tignan natin kung ano yung mga pwede natin madala and magkasya dito sa 7 kilos. So, 7 kilos kasi is the maximum capacity ng mga airlines natin, specifically AirAsia and Cebu Pacific. I'm not sure for PAL and other airlines. Okay, so, the capacity naman ng ating hand carry luggage is maximum of 15 kilos. So, pwede namin i-combine yung hand carry capacity namin ni Molly. So, yeah, ang dami ko nang sinasabi, kaya let's mag-start na tayo sa pag- The challenge is, eto na nga. Paano ko pagkakasyahin yung gamit namin dito ni Molly? So, sa mga nakakakilala sa akin, sobrang dami kong magdala ng gamit. Kaya hindi ko alam kung paano ko siya pagkakasyahin dito sa hand carry luggage. Gamit ko and gamit ni Molly. Okay, so, start na natin ng challenge sa akin. Oh, naayos ko na. Itong first natin na cube, ayan, so sinabi ko kanina na pwede akong mag-packing cubes or ilalagay ko lang direct yung mga gamit namin dito. But, mas pinili ko na mag-prepare ng naka-packing cubes na para mas it's easy for me na ayusin siya ulit pag pauwi na kami and mas madali maghanap ng gamit. Ayan, so itong color pink na to, since nasira na kasi yung iba kong mga packing cubes. Okay, so etong packing cubes na una, ito, pinakita ko kanina. Actually, ito is gamit lang talaga ni Molly. May mga extra lang ako na nailagay dito kasi nga may space pa siya. So, since magstay kami na mga ilang gabi lang naman, and ayan, so medyo magagaan lang naman yung mga dinala na gamit ni Molly na shorts and
mga t-shirts. So, ako, ayan, sabi ko nga, naglagay na naman ako ng extra ko dito ng mga damit-damit. Okay, so, tip lang guys, before kayo mag-pack ng mga gantong gamit, make sure na i-plan nyo na ahead yung mga OOTD nyo para hindi na kayo mahirapan na mag-ayos. Okay, so, bago ako maglagay ng mga gamit dito sa packing cubes, inayos ko na yung mga OOTD ko. So, i-share ko yung clips or yung video ng mga nagawa ko nung mga nag-try on ako ng mga OOTD na pwede kong gamitin sa Kai. Okay, so Boracay, we're going back to Boracay again. So, second time namin this year. But this time, hindi yun nga, na-mention ko kanina, hindi lang kami dalawa ni Molly yung mag-travel this time. But kasama namin yung family niya. And with a special occasion kasi yun. So, Molly's birthday is on October. So, doon namin isa-celebrate yung birthday niya. Anyways, and yeah. So, tapos na ako dito sa unang side ng ating luggage. So, may mga space pa yan dito. Ayan, pakita ko. So, may mga space pa dito. So, lalagay ko na lang dito is yung mga accessories. Like, ayan, naglagay ako dito ng ito, yung mga shawl ko nandito sa kabilang side, sa side niya. Shawl, of course, my socks. Ayan, shawl, ito is para sa nanay niya to. And itong dalawa sa akin. Itong isa sa akin. And ito is yung para sa bike namin. Kasi magbabike kami ulit doon. And itong pouch na to, paglalagyan ko to ng, ayan, yung mga makeup ko. Na sobrang konti lang naman. Kala mo na kung ano-ano lang yan. Eyeliner, lip tint, ayan. Tapos itong pouch na to nasa loob. Diyan ko ilalagay yung ibang mask na dadalihin namin. Okay, then itong pouch na to, nandito yung mga undies ni Molly at saka nung sa akin. Ayan, pagkakashahin ko na yun dyan lahat. And this pouch naman, gagamitin ko habang nasa Boracay kami. So, dito ko lalagay yung cellphone, etc. etc. And yung bag ko na ano, na binili ko sa Uniqlo. Share ko na lang dito sa screen yung style ng bag na yun. Actually, nagamit ko na yun last time sa Boracay. Kung napansin yung Uniqlo ko na parang beach bag yun. Ayan. Then, meron kami mga dala na extras na mask. Ayan. So, andito siya sa packet ng ating luggage. So, medyo madami akong dalang mask. Kasi nga, madami kaming magka-travel. So, yeah. Then, yung ibang mask, ilalagay namin dun sa luggage para hindi masyadong bulky itong packet nung sa akin. Ito, mailipat namin sa kabila. Okay, so ito na nga guys, yung aking side. So, ito na yung naayos ko ng mga gamit ko for my OOTDs and kung ano-ano. Then, yung mga swimsuit ko is nandun sa luggage kasi may space pa dun, kaya dun ko na lang inilagay. Kasi, pag nilagay ko pa siya dito, kasha naman, but ayun nga, maglalagay kasi kami ng mga ibang biscuits na dadalhin ko na from M&S. So, kasi wala dong Marks and Spencer. So, ayan. Okay, so isa-isahin ko yung mga nadala ko ng mga OOTD na pwede ko din namang i-share sa inyo sa clips kasi nag-video na ako niyan. Okay, so, yeah. Ayan, so guys, sabi ko nga sa inyo, diba, 7 kilos lang yung pinaka-maximum capacity na allowed ng isang passenger sa ibang airlines. Example is the AirAsia, Cebu Pacific. I'm not so sure sa Philippine Airlines kung 7 kilos din ba yung capacity nila. But, ayun nga, make sure lang na if maglalagay ka ng, imamax mo yung 7 kilos or if combine kayo ng partner mo or ng friend mo or kusino man, make sure na kayo niyong buhatin yung hand carry or any bag na ilalagay nyo sa overhead cabin. Bakit? Kasi, hindi kasama sa job description ng mga FA. Ito is napanood ko lang sa isang vlog. Dati siyang FA from Cebu Pacific. So, hindi kasama yun sa job description nila ng mga FA yung pagbuhat ng luggage nyo or ng mga gamit nyo sa overhead cabin. Okay? So, make sure na kaya nyo siyang buhatin. However, pwede kang mag-ask ng assistance anytime sa
mga FA. So, dalawa kayong magbubuhat ng hand carry na luggage nyo or bags nyo papunta or papasok doon sa overhead cabin. Okay? So, ayun lang guys. So, i-share ko na lang dito sa clip yung mga OOTDs na dadalihin ko. I-share natin dito sa clip na to. And yung mga accessories and all. Before ko makalimutan, share ko sa inyo kung saan ko nilalagay yung mga personal essentials ko. So, ito siya. Yung mga essential kit. So, dito ko lahat nilalagay. Like, the shampoo, soap, lotion, ano pa ba? Facial pads, basta lahat. So, ayan, nandito siya sa isang pouch dito. So, alam ko mga loves, familiar naman kayo na nakakakuha tayo sa hotel ng mga essentials like the soap, shampoo, and other toiletries na pwede nating mahingi sa hotel. So, toothbrush, ayun. So, minsan, hindi na ako nagdadala ng toothbrush kasi yun yung ginagamit namin. So, para disposable naman siya. So, after namin gamitin, tapon na agad. But this time, ayun, may na-mention ko kanina, nagdala ko ng Colgate kasi nga meron akong extra pa na ganito. So, kesa naman masayang, gamitin na namin. And yung soap kasi is iba yung sabon namin ni Molly, kaya nagdadala talaga ako ng separate. And the yung body wash na lagi kong dinadala is from Aveeno. So, kung nakikita nyo, naka-plastic na siya dyan para hindi siya mag-leak dito sa pouch. Sa pouch na paglalagyan natin. And nandito na din yung aking lotion. And syempre yung ating sunscreen. Ayan. So, it's from Bello sunscreen. So, meron ako nitong sunscreen na tinted naman siya. It's, nanyo naman is for face. So, ito is pang body. Okay. So, hindi ko lang ma-share sa inyo. Lalagay na lang natin sa screen kasi nasa office ata yung sunscreen ko na yon, sunblock. And bumili rin kami ng isa pa na beach hot na sunscreen. Ito naman is yung kinamoli and isa-share ko sa mga pamangkin niya. Okay, so ayan. And of course, my hand lotion, hand and nail cream. Ayan, so ito. This one is from Marks and Spencer. Naka-sale sila nung binili ko to, parang 3,000, sorry. It's 3 pieces. I forgot kung ilang piraso. I forget kung magkano siya. Basta 3 pieces na siya. Naka-sale yun. Tignan nyo na lang kay Marks and Spencer. Baka naka-sale pa sila ngayon. Kasi may mga items sila na ang dami nilang naka-sale. So, next naman yun. Kanina, na-mention ko yung pouch ko na itim. Is dito ko ilalagay yung mga makeup and iba pang accessories. So, meron pa ako isa pang pouch dito. Pinagpipilian ko kung ito ba or ito yung dadalhin ko kasi nandito na naka-ready yung mga earrings, necklace, and iba pang accessories na gagamitin ko. And, yeah, ito siya. Nilagay ko lang siya sa isang ziplock para hindi sila kalat-kalat. So, ayan yung lagi kong ginagamit. This one, this earrings is from KM Establish. Ayan. So, cute lang niya. Yung earrings na to. Then, the rest. So, itong earrings na to galing, binili ko siya sa Shein. Ayan, kasabay ng mga ibang swimsuit na binili ko. Ang cute lang, diba? Dito ba? Okay, and ano pa ba? Saka ito pala, itong earrings na to, dadalhin ko din siya. So, basta gusto ko madami accessories. Okay, then nagdala din ako ng isa kong headband, in case na gamitin ko siya for, ayan, simang ko, para kung ano, albularyo. Okay, para pag mag-wash ng face, gagamitin ko to, or pag maglalagay ng makeup, kala mo naman nag-makeup, diba? Then, meron lang ako isa dito lipstick na dadalhin. This one is from Sunny's Face. Sobrang tagal na nito, guys, kasi tignan mo, oh. Konti na lang niya. Pero ang ganda kasi ng color nito. Hindi ba? Cute lang niya. Tapos, sobrang light lang yan sa lips. So, para hindi lang siya mag-dry yung lips natin. Ayan. So, dadalhin ko din yun. Then, lalagay ko siya sa isa sa dito. Sa pouch na to or ito. So, undecided pa ako kung anong pouch yung dadalhin ko. Okay? So, yun nga, na-mention ko kanina, diba? Itong pouch na to is for the essential toiletries, ganyan.
So, lagi akong nagdadala ng mga naka mini bottle na siya. Like this one. This one is the pH Care. So, pag bumibili kasi ako, hindi ko siya tinatapon yung mga lalagyan. Kinikip ko talaga yung mga gantong bottle. Kasi nga, nire-refill ko na lang siya. So, every time na may travel, small bottle lang yung dinadala ko. And, syempre, yung Listerine, ayan, small bottle na lang din siya. I'm not sure kasi kung may small version pa ng ganito eh. So, tignan na lang natin. Then, ito yung shampoo ni Molly na naka-separate na din. May mga lalagyan ako. Ayan, may label. Label na. Label? May label siya na Molly shampoo para hindi kami magkapalit-palit ng shampoo. Then, of course, itong ating Celitec na hydration facial wash. Ayan, so ito yung ginagamit ni Molly ngayon. Tsaka ako din, minsan ginagamit ko siya alternate. So, nilagay ko siya sa isang pouch na ganito para pag lalagay ko na siya sa bathroom, naka-pouch na lang siya na ganyan. Hindi siya kalat-kalat doon. Kasi ayoko nung kalat-kalat siya doon sa bathroom. Gusto ko naka-ready siya na ganito. Okay? Then, ayun pala yung body wash ko, ilalagay ko din dito sa isang pouch na to. And, dadala ko lagi ng extra na pouch ng mga ganito. Ayan, hindi ko tinatapon yung mga pouch ng Shein. Ito ata is pinaglagyan ko to ng swimwear. Ayan, so hindi ko siya tinapon. Kasi, so, share ko na din pala guys, kasi pag nagtatravel kami, lagi talaga ako nagdadala ng mga essential oils from Young Living. So happy na nakabila ako ng gantong pouch. This one is from Young Living din na pouch. Ayan, so isasabit ko lang siya sa bag ko, or pwede naman ilagay ko din siya sa bag ko. And meron din siya kasing ganito, yung sabitan. So, ang dadalhin ko na oils lang is apat. So, the of course, the peppermint na laging, yan, yung favorite kasi yan ni Molly, yung peppermint, Valor, yan, lagi kong kinukumbine yung dalawang yan, Valor and peppermint. Then, for night naman, ang aking diffuse is geranium and lavender. Hindi ko makuha, wait lang. Ayan, so ito, lavender natin. Ayan. Then, if napanood niyo yung video ko last time, nagburakay din kami, La Soleil, parang na-mention ko dun yung aking thieves na ginamit ko nung nag-spray ako dun sa bed, sa mga linen, sa mga unan, ayun. So, ito, ginagamit ko to lagi. Dinadala ko to lagi. So, ayan. Nandyan lang siya. Ayun, guys. So, yung mga requirements pala na updated is same pa din, the QR code, but this time, hindi na lang siya 3 days prior nung travel arrival date mo. So, it's 7 days na pwede ka nang mag-apply or pwede ka nang mag-register ng QR code na need for upon entry and upon exit ng Boracay Islands. Okay? So, make sure na meron kang QR code. QR code, vax certificate. If wala ka namang vax certificate, pwede namang ng mga vaccination card. So, make sure na dala-dala nyo siya. Photocopy or meron din kayo sa cellphone. And ID, valid ID, government, or if meron kayong kasamang mga students, student ID. Lagi din ako nagdadala ng wipes. So, nilalagay ko naman to dun sa pinaka-small bag ko or yung handbag ko na dadalhin. So, for the handbag na dadalhin ko, undecided pa ako kung yung aking tote bag, lakos na tote bag, or yung sling bag lang. So, pinag-iisipan ko pa. So, makikita nyo na lang sa ibang vlog ko kung anong dadalhin natin. But for this time, ito muna ipapakita ko sa inyo. Ito yung isa ko sa napag-iisipan na bit-bitin, yung aking tote bag. Kasi sobrang spacious din yung bag na to. And para mas madali ko nakukuha yung mga gamit, like yung mga dadalhin ko na documents for... Kasi I'm planning na mag-print out din ng mga QR code and yung iba pang mga kailangan na documents na mention ko kanina. Na yun nga yung mga need natin na documents for Boracay travel. So, yan. Pagsasama-samahin ko lang siya sa isang folder para madali siyang makuha. And ini-scan kasi yun isa-isa sa port. So, since Habagat Day or it's Habagat Season. Ayun. So, yun yung pinakatamang term. So, since Habagat Season, hindi namin first time na
bababa sa Tabon Court. So, siguro ito yung second time namin na magta-travel. Going to Boracay, going back to Boracay, nasa Tabon Court yung babagsakan mo para sumakay ng bangka going to Boracay Island. So, medyo nakakatakot lang talaga kapag sa Tabon Court kasi nga, sa dadaan ka ng floater. Tama ba? Floater ba yung tawag doon? So, yung mga dinadaanan yun na parang mga nakalutang. So, yun. Medyo ang hirap lang no kasi pag, lalo na pag may dala kang mga luggage or yun, yung big luggage namin, first time namin yun. So, yung ibang vlogs or iba nating mga travel tips pagdating na namin ng Boracay, i-share ko sa inyo agad-agad. And I think yun lang. And guys, so if nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Click the notification bell as well para updated ka sa mga susunod pa natin ng mga videos. Okay, so I think that's it. And thank you for watching, mga loves. Bye!